Diyos ng lahat mo papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ngayong araw ng Sabado, lumalapit tayo sa pagkalinga ng ating Nanay sa Langit upang lagi niya tayong alagaan, upang lalo niya tayong lambingin at mahalin bilang kanyang mga anak. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Birhing Maria na laging nagdadasal para sa atin upang tayong lahat ay makapasok sa langit. Ang kanyang puso ay nagdadasal para sa kapakanan ng bawat isa sa atin at sa pagbubuo ng ating pamilya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, maawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhing si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga,
ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nanunumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa iyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo handog ko sa iyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto niyaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesucristo. Mahal na Birhing Maria, salamat po. Tinuturing po niyo kaming mga anak ninyo at katulad ng isang ina na nagmamalasakit, gusto niya ang kanyang malaking pamilya ay kumpleto. Mapabilang, makasama lahat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Mas mahal pa siguro ni Maria tayo kaysa pagmamahal natin sa ating sarili. Dapat tayo, iniisip natin ang ating kapakanan, hindi po ba? Dapat lang, pabaya tayo o hindi natin napapahalagan. Salamat, salamat mahal na Birhen. Sa ating unang pagbasa, nasa pinagninilayan po natin ang sulat ni Santiago Apostol. Ito po yung basihan ng meron po tayong pitong sakramento at isa sa mga sakramento yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit. At ano ba yung basihan nito? O, nasaan sa Eskriptura yan? Nasaan sa Biblia yung sakramento niyan? Sinabi, meron ba sa inyo may sakit? Tawagin niyo mga pari upang ipatong sa kanilang mga ipatong nila kanilang mga kamay sa kanila upang lagyan ng langis. At kung meron silang kasalanan, mapapatawad ito. Diba, ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit, kung nilagyan ng pari, kasi malubhana at saka baka malapit na sa bingit ng kamatayan, kung meron silang kasalanan, pinapatawad. Yun, nandun sa unang pagbasa natin yon, mga kapatid. Ha? At iugnay ko kagad sa mahal na Birhing Maria, sapagkat ang inang simbahan, gusto niya maligtas, kasi nasa bingit na naghihingalo na, malapit na si kamatayan. At yung huling sakramentong ito, basta napahira na ng langis, kung may kasalanan, ay pinapatawad. Parang sakramento ng kumpisal, ang bisa, pinapatawad ang kasalanan. At sa pagpapatawad ng kasalanan, kung mamatay, syempre, may pag-asa sa langit. Ang ating ebanghelyo po ayon kay San Marcos, napansin ko, may mga bata dito. Tinitingnan ko kanina. Ayan. May mga ilan na mga bata. Ayan. Yumuyuko sa akin. Yung mga alagad ni Jesus, siyempre, gusto, mga protocol. Alam mo na dito, may mga marshal dito. Minsan mahigpit. Diyan ka. Lalagay ka sa lugar. Diyan. Hindi ko po ginagawa lang nila yung trabaho nila. Diba? Mga protocol, diba? Bawal yan. Tama. May katwiran. Kailangan isaayos. Kung hindi, magulo. Diba? Kailangan sumunod tayo sa mga patakaran. Si Jesus, iba po ang pananaw. Sabi ni Jesus, huwag niyong hadlangan ang mga bata. Sapagkat pangangaral ni Jesus, ito, tungkol sa langit, tungkol sa kaharian, ang makakapasok lamang sa langit, yung ugaling nagtitiwala sa Panginoon, yung tiwala mo, yung tuwa mo, yung kumukutitap ang mata. May magic sa mga mata. Yung pananabik,
yung may kinikilig sa paanyaya ng Diyos. E tayo, ano, medyo, ewan ko ba, nawala na, tumabang na. Diba? Sabi ni Jesus, yan, palapitin ninyo sila sa akin. Ano yung aksyon ni Jesus? Kinalong niya. Kinalong. Binasbasan sila at pinagpala. Diba? Eh, yung iba, nako, pagagalitan pa, ang kulit-kulit mo! May hanger. Nung panahon namin, yung pampalo ay, wan, yung patpat. Eh ngayon, wala naman ako nakita, patpat ngayon. Yung hanger, ang may mga lumalapit sa akin, mga bata. Yung corporal punishment sa bahay, kukunin yung hanger. Loko ka! Ayan, ayan, ayan. Gumalaw na yung mga katawan ninyo. Masyado tayo malupit. At sa bata yan, naaalala yan na kung gaano ka kalupit na ama o ina. Nakamarka yan. Tayo mga Pilipino, yan, nakakaalala na kayo, gumagalaw ang inyong mga ulo. Eh kasi masakit. Mahapbit. Nakakaiyak. Nakakaluha. Oh, yan, sige na. Sige na po, mga medyo may tinamaan na sa inyo. Ibalik ko po sa halimbawa ni Jesus. Maging pasensyoso tayo. Mabalik ako, iugnay ko sa mahal na Birhing Maria. Sapagkat ang mahal na Birhing Maria, mahal tayo kanya mga anak. Pinagpala tayo, may nanay tayo. Oh, iho. Oh, anak. Hindi tayo pinapalo ng mahal na Birhing Maria. Hindi tayo pinapagalitan. Pinagpala tayo. Hindi niya tayo pinakita ng kalupitan. Alam niyo ba yung kalupitan? Ah, sige, nahaba pa ako. Salamat na mahal na Birhing Maria. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. San Roque, sana po magkatotoo na itong alert level 1. Nawa po ang ating mga pamilya. Yung mga anak ninyo, may mga bata dito, bunga ng pagmamahal ng mga mag-asawa. Ihubog natin, akayin natin, maging halimbawa tayo sa kanila. Ang mga bata ay regalo sa atin. Kaya pakaingatan, pakaalagaan, pakapatnubayan, pakagabayan, alang-alang kay Nuestro Padre Jesus Nazaren. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ang kanyang mga anak, ang ating mga pangangailangan. Tugon po natin, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon, manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay, manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya
na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad, manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihing Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa ng bawat isa. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kung di lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag nga aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo San Roque. O pinagpalang San Roque, Pentecostal, may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangako sila sa binyag na ikaw ang kalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. May niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna po ang lahat.